Hello po. Isa na namang pambihirang pagkakataon na maririnig na naman ang di pangkarniwang boses ko dito sa YouTube. At sa maligayang araw nga na ito, nakaloob ng maylikha na minsang natuwa at gumawa ng 7,000 pulo, natagpuan ko ang aking sarili na nababalot ng hiwaga at nauuhaw sa atensyon. Kaya naman naisipan kong gumawa na naman ng panibagong video para sa inyo. Muli, ako'y humihingi ng paumanhin sa aking mga mananampalataya dahil papanindigan ko na ang pagiging makata. Kung ano man ang nakakapagpa-cringe para sa inyo, buti na lang sigurong huwag nyo nang panoorin ang video na ito. Ah, hindi, joke lang. Mag-like at subscribe na lang kayo. Ito pang hinihintay natin, simulan na natin ang review. Muli, ito po ang Lego Harry Potter set number 75956. The Quidditch Match. Sinabi ko na paninindigan ko na ang boses ko at pananilita bilang makata. Ngunit paumanhinan ninyo kung ako'y nabubulol o di kaya naman ay biglang lilihi sa ibang lingwahe. Pagkat ako'y hindi ganun kasanay upang magdiretso ng Tagalog na makata. Ang Lego set na ito ay merong 6 na minifigures na ating iisa-isahin. Unang-una ay si Professor Snape na nakaupo sa Slytherin House. Ako, suportadong suportado ah! Ay, nagliyab! Nako po, nagalit! Kung napansin nyo ay mayroong dalawang mukha si Professor Snape. Isang galit na galit. At isang mukhang mata pobre. Ang wand niya ay ang bukod-tanging wand na kulay itim sa buong Wizarding World. Or so I know. Ang damit niya naman ay kulay purple na coat from the inside. At ang kanyang trademark na long black cape na nakatatak mula sa kanyang balikat pababa sa kanyang tuhod. Aaminin kong bibihira ito para sa Lego na magkaroon ng tatak hanggang sa paanan. Kaya naman isa ito sa ikinatutuwa ko sa outfit ni Professor Snape. Sunod naman ay si Hermione Granger na nakaupo o nakatayo sa Gryffindor. Walang pinagkaiba ito mula sa set ng Great Hall at Whomping Willow. Siya ay nakasuot ng Gryffindor necktie, Gryffindor cardigan, at sa likod niya ay ang natatakot na Hermione Granger. Hindi na gagalaw ang kanyang mga paa at di hamak na mas maliit siya kaysa kay Snape. Sunod naman ay si Oliver Wood na ang tanging rason para sa kanya na mabuhay sa mundo ay maging keeper ng Gryffindor House. Pag tinanggal mo ang kanyang piluka ay wala kang makikita sa likod. Ang kanyang mga kamay ay nababalot ng mahiwagang mga guwantes at siya ay nakahawak sa kanyang makapangyarihang walis. Ang kanyang baro ay sweater na kulay pula at siya ay nakakapa na may tatak na sagisag ng kanyang nirerepresenta. Siya ay nakapants na pang C80 at meron pang isang kapa na gawa naman sa tela. Sa ilalim ng kapa ay makikita ang hood niya. Sunod naman ang lalaki na hindi ko naman masyadong kilala. Siya ay di ganong kagwapuhan ngunit masasabi nating tanging ina niya lamang ang makakatanggap ng kanyang itsura. Siya ay nakahawak sa walis na may magical keme at baro niya naman ang Slytherin House at pang C-18 na pants. Sa likod ng kanyang mukha ay makikita mo na pangit pa rin ang kanyang itsura. Kaya naman maaari mong baligtarin ito upang hindi mo na makita ang nakakainis niyang pagmumukha. Sunod naman ang isa pang di nakikilalang salarin. Tangan niya rin ang kanyang makapangyariang walis at batuta na inagaw sa mga tanod na nagbabantay ngayong community quarantine. Sunod naman ay ang ating bida na si Jollibee. Hindi nagagalaw ang kanyang mga paa katulad ni Hermione Granger, ngunit mayroon siyang mukha sa likod katulad ng ating mga nakaraang bida. Hawak niya ang kanyang Pokemon na pag-iyong binalibag kay Dolores Umbridge ay sasabog na parang whistle bomb. Hawak niya rin ang kanyang makapangyariang walis at suot ang baro ng kanyang sinisintang paaralan. Ngayon naman ay ating inspeksyonin ang kanilang basketball court. Bago ang lahat ay nais kong ipakita sa inyo ang mahiwagang cup na ito kasama ang maligayang trunk na wala namang laman. Unahin natin sa inspeksyon ang Slytherin House. Professor Snape, mawalang galang lang ho. Maraming salamat po, Professor Snape.
Unahin natin ang hindi nakikita ng kamera. Sa ibabaw ay mayroong watawat na kulay berde. Sa likod ay may mekanismo kang ipipihit upang lumabas ang apoy na magpapaliyab sa kapa ni Professor Snape. Kung ating sasariwain, isa ito sa mga eksena na naganap noong unang taon ni Harry Potter sa Hogwarts. Sa labas ay may isang supportive banner na nakalagay ang Ghost Slytherin at isang katuwa-tuwang halaman sa ilalim. Sunod naman ay ang pwesto ng mga Hufflepuff kung saan nila ay pinagkatiwala ang pagtatanda ng puntos ng bawat kupunang maglalaban. Sa isang Alohomora sa cabinet na ito, ay makakakuha ka ng coins na iyong magagamit sa pagtatanda ng puntos ng kupunang naglalaban. Kung hindi mo ibig paglabani ng crush mong si Tom Felton at si Harry Potter, maaari mong palitan ang kupunan ng dalawang naglalaban. Maaari mong ipalit si Professor Quirrell ng Ravenclaw House at ang jowa mong si Edward Cullen na mula sa Twilight. Sunod naman ang Ravenclaw na may maliit na namang watawat sa ibabaw. Kulay gray at blue ang combination at may maliit na trompa para sa mga gustong magpabasa. Meron din silang banner na ginagaya ang Slytherin House at isang complimentary na halaman sa ilalim. Huling-huli ay ang Gryffindor House na may espesyal na handog para sa atin. Nagagalaw ang kanilang banner di tulad ng mga naunang kupunan. At ito ay upang sariwain ng isang karumal-dumal na pangyayari isang beses habang sila ay naglalaro ng basketball. Huling-huli ay ang kanilang ring na hindi magkakaroon ng basketball kung wala nito. Ito ay may pasadiyang tungtungan upang magmistulang lumilipad ang isang legong nangangarap maging ipis. Ito rin ay may maliit na baril-barilan para sa mga may gusto ng brutal na pakikipaglaban. At dito na nga nagtatapos ang isa na namang pambihirang pagkakataon. Laging tatandaan na ang pagtulong sa kapwa na nangangailangan ay sa pamamagitan ng pag-like at pag-share. Kaya naman, tulungan ninyo ako. Hanggang sa muli nating pagkakarinig. Suggestions or any violent reactions dito po sa mga ginagawa at gagawin ko pa po dito po sa channel ko, feel free to comment po. Or kung kakilala ko man po kayo, kung personal na kakilala ko po kayo, kung friend ko po kayo sa Facebook, message niyo po ako personally, DMs, ganon. Ernie Kailaskite po sa Twitter, kilala niyo naman ako. Instagram, di ako gano'n nag-open nun. Pero kung meron na po kayo suggestions, requests, okay lang po sa akin yun. Gagawin ko po lahat ng mga sasabihin niyo. Kayo ang boss ko! Salamat po! Thank you very much! Arigato gozaimasu! Otsukaresama deshita!